Okay mga Jibero, so nagbabalik tayo dito sa lungsod ng Maynila. And nung Monday galing tayo sa Angat, Bulacan, and binalikan natin ang Casa Flor de Lisa. Ayan, sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko na lang yung link ng video dito sa description below. So ngayong araw mga Jibero, balikan natin yung Ides Oraca Building. So ito yung Art Deco style na nakatayo sa Divisoria. So balita ko kasi itong structure na to ay nabili na ng SM at ito ay tatayuan ng Save More. So hindi lang ako sure mga kaichubero kung totoo yung nabasa ko. Eh sa mga nakakaalam, please comment down below. Pakita ko lang sa inyo ang lumang Ides Oraca Building. Ayan. So familiar ba kayo sa lumang shopping mall dito sa kahabaan ng Juan Luna? Ito yung tinatawag na Aguinaldo Shopping Mall. Ayan. So pakita ko rin sa inyo kung saan ito nakatayo. Ayan. So ulitin ko lang, nandito nga tayo sa kalagitnaan ng Binondo. So yun yung Binondo Church. Ayan. Okay. Halika, punta tayo ng Divisoria. Napakalinis dito. Ibang-iba na talaga. Ayan. Ganda ano? So nagpe-prepare sila in celebration of Chinese New Year. Ayan. So happy Chinese New Year sa lahat ng mga kababayan natin. Ayan. So tawid tayo. So ulitin ko lang, ito yung Juan Luna mga kaisubero. Okay, so madadaanan natin yung lumang building ng Aguinaldo Mall nung araw. So dun sa mga lolo't lola natin, ayan, familiar sila dito sa Aguinaldo Mall na ito. Dito nga sa Juan Luna. Ayan. Juan Luna. Bakit sasabit ka dyan? Diba, lumuwag na nga talaga dito, ano? Malaki na rin talaga yung pinagbago ng Maynila. Especially itong part na ito ng Juan Luna. Kasi before, alam nyo naman na itong kahabaan ng Juan Luna na ito ay grabe yung mga vendors din sa mga bangketa. Ayan. So ang mga tao maluwag na na nakakadaan. Hindi yung profile ni Kisha. Di ba? Dali, huwag nga tayo sa kalsada. Dito tayo sa bangketa. So eto na yun mga kaisubero. Ayan o, yung building na yan. So nagawang ko na ito ng noon at ngayon. So very short vlog lang yung ginawa natin. Ayan. Okay, so yan ang lumang Aguinaldo Mall nung araw. Thank you.
Okay? So, ulitin ko lang ang lumang Aguinaldo Shopping Mall noong araw. Mga tindahan ng mga imported goods noong araw. Mga sapatos, jewelry, ayan. So medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nagagawi dito sa part ng Divisoria, no? Dito sa Ilaya. So, happy ako na makabalik dito, mga kaytsubero. So masyado pang maaga, 7:40 pa lang ng umaga, kaya hindi pa masyadong maraming tao dito. Tingnan may 120. So ito na yung Ilaya. Ilaya Divisoria, kumusta naman kayo? Dito na ba yun? O dito na nga yata. Aray, mga panaway. Okay, so ito na yung M. De Santos. Ito yun, paglupis. Hindi pwedeng sarap ng lagi. Ayan din yung hirap. Diba, masarap mamili rito kapag umaga. Kasi wala pang masyadong tao. Pero yun nga lang, medyo malayo yung parkingan ninyo, ano. Dito medyo mahihirapan na kayo mag-parking kapag ganitong oras. So yan na yung Divisoria Mall. Ay, ginigiba na ba? Parang ginigiba na ngayong Ides Oraka, mga kaytsubero. Kasi nakikita ko parang kalahati na lang. Ay, hindi. Yes po. Ah, oo. Ay, hindi pala. Ang gulo eh, no? So, eto na siya, oh. So, again, ah, mga kaytsubero, hindi ako sure kung totoo nga yung nabasa ko. Baka hindi. Ano? So, ito ay pag-aari ng Angkor Land ngayon, mga kaytsubero. Pero may nabasa ako, nabili na nga ng SM at ito ay tatayuan ng supermarket. Ang Save Mall. Ayan o. Ang laki pala ng structure, ano. Oh. Ang lawak pala niya.
ginapangan na siya ng puno. So ito Santo Cristo. Yadan. Sa labas tayo ng Recto Avenue. Sa one luna, ako si Dejan to, tanong. Dalaw may less king kahit ang sabi ko. Okay, so muli na uli nating nakita ang lumang Ides Oraca building, and I hope na sana i-restore nila yung structure, ano, gawin nilang market, and wag na nilang masyadong pagandahin yung facade ng structure, basta ikip lang nila yung disenyo, yung art deco style, tapos gawin nilang isang market, 'di ba? Para naman kahit yung mga small business lang ay makakapagtinda sa loob, para rin mabawasan yung mga vendors sa daanan ng Divisoria, especially yung M. De Santos, ano? Ayan. Pero I hope na hindi totoo yung balita, yung nabasa ko na gagawin siyang Save More. Pero kung gawin man siyang Save More, sana ikip lang yung structure, 'di ba? Sana wag siyang gibain. Kung itong mga structure na to, mga napakagandang architectural style, especially ang art deco, kung mawawala na dito sa Maynila, ano pa yung pwede nating ipagmalaki sa mga turismo? Wala na. So, kung makikita mo, parang wala lang. Walang kwento, di ba? Kung titingnan mo itong mga building na ito, mga nandito, mga modern na structure, so wala kang kwento na pwede ibahagi sa mga turismo, di ba?